Bucket list ko talaga yon. Nasabi ko, bibili ako ng gusto ko makabili ng Louis Vuitton sa original store sa Champs Élysées. Kaya nung nag-tour kami ng buong Europe, Italy pa lang, bumili na kami kay Arnel. So, hindi pa rin ako bumibili. Pagdating ng Switzerland, hindi. Talagang hindi. Talagang kim pera kong pambili kasi nga, yun nga yung aking gusto. So, pagdating ng Germany, gusto na akong bilhan ni Arnel. Ang ganda-ganda nung bibili niya sa akin. Ang mahal-mahal kasi din, parang gamusa na limited edition na black na may bling-bling. So talaga alam niya, gusto ko ang mga bling-bling. Talagang hindi. No, Arnel! Talagang pinilit ko talagang sa Champs Élysées ako bumili. Ang pinag-aano ko, akala ko pera ko ang gagamitin ko. Yung pala, riregaluhan niya ako. Kaya dinayang-nayang ako. Sana pabili muna ako doon. Dahil yung pera kong ibinili ko doon sa gusto ko sa Paris. So, masabi ko sa inyo. So, ito, ang code nito ay, nasaan ang code nito? My speedy bag is, ito, R1108. So, yung 1 at 0, 10, October. Then, 1 and 8, 2018. Yun talaga, October, ang aking birth month, right? So, talagang feel na feel ko dahil nga yun yung 50th birthday ko. Dahil pa birthday niya nga ng 50th birthday ko, yung tour na yun, at saka yung bag na ito. So, eto, tapos na tayo sa code. Ngayon, eto, malalaman mo daw pala yung Louis Vuitton. Kasi, nag-start ito ito, nung bilhin namin, puting-puti, parang fake. Doon mag-i-start ang Louis Vuitton. Itong tawag nila dito is bacheta. And then, when it turns to, itong bacheta is with natural cowhide, white, creamy white, ang ano nito, leather nito. Ginagamit handle, strap, and then yung back. So, bacheta leather. Cowhide daw yan, leather, ganun. But then, it is, pag untreated nga ito at untreated daw ang pagka-leather nito. So, mabilis siyang ma-expose sa pagsa-sunlight or yung ako mahilig mag-oil, mag-skin oil o mag-lotion. So, nagkakaroon ng tint. Yeah. And then, through the years, magbabago ang kulay nito. Mag-start mo tata na lang, color is a very soft, creamy beige. And then, to begin with, ganun nga. Then, it will darken through the years to a deep caramel brown. Tapos, ang process na yon cold patina. Yun yun. Ito. Tsaka yan. So, magda-darken in color yan. So, yung bacheta, pag nag-darken na ang color, yun yung process ang tawag ay patina. Yan. Then, dito mo malalaman daw ang authenticity ng Louis Vuitton is with a logo. Let's check the logo. So, this one ha, I'll show you. So, ito daw dapat ang logo ganito. Ito dito. Ang first row, it should be the circle. And then, ano ang tawag dito? May tawag dito eh, quatrefoil. This one is the quatrefoil. This one, quatrefoil. So, yan, circle quatrefoil ang first row. And then, ang second row is the row of flowers. And then, row of quatrefoil and Louis Vuitton. Dun sa mas magandang tingnan, ha? This one. Ito. Diba? Quatrefoil and circle. Yan, first row. Then, second row is row of flowers. Then, Louis Vuitton and quatrefoil. Ang third row. And then, row of flowers again. Sunod-sunod daw dapat na ganun. And if ang bag mo is ganito, right? Yan. Ganito. Kita mo yan? So, yun nga, ang pagkakasunod. Itong style ng bag na ito, hindi kinat. So, throughout, yan. Pagdating dito, baliktad na. Kasi walang cut. But then, katulad yan, ha? Walang cut, pero kita mo ang stitches niya, ha? So, yun, walang cut. Unlike nito, Louis Vuitton, pero kinat na kasi ginamitan ng bacheta, right? So, yung pagkakakat niya, but then, ang pagkakakat niya, ayan. Kinat, may cut dito kasi may trim, right? May tawag dito, may ganito, may strap, and may trim. So, cut yan.
pero pantay-pantay. Ano mo? Kaya wag kang magpapalitrato na ikaw ay na ikaw ay, 'di ba, may mga tayo nagse-selfie tapos gamit yung Louis Vuitton. I know that your Louis Vuitton is fake kasi makikita mo pa lang sa style ng bag. Tapos eto, ayan oh, ang pagkakakat, 'di ba, may kato, kinat. Pero pantay-pantay pa rin. Pantay-pantay pa rin. And their stitches is beeswax. Hindi talaga hindi yung, ang pagkaka-stitch ng Louis Vuitton, hindi talaga, walang mga tamoy-moy. Yun ang binabayadan mo kasi ng mahal. Kita mo lahat ng bag na mahal. Hindi lang Louis Vuitton. Hindi mo makikita na may mga gayong-gayong mga stitches. That one is fake talaga. Kasi ang binabayadan mo is the quality talaga ng bag. And so yun ang isa pa din. Eto, yun ang mga revelation nila. Kita mo to? Louis Vuitton. The O of Louis Vuitton is almost pumasok na sa L. Yung L, maliit ang kanyang, yung nasa baba, yung kanyang stem, yung nasa baba. Maliit lang, sinadya nila yon, pantay-pantay, walang mga paint na naglabas. And then, yung S ng Louis ay pantay ang circle sa baba. Pero dun sa S ng Paris, maliit ang S, palaki. Dun sa Louis na S, pantay-pantay daw. And then, yung letter T is almost nagdikit na. So, yun yung mga ni-reveal nila. And then, sabi nila sa Louis Vuitton, kasi nga, nag-start ako pag bumili kayo ng Louis Vuitton, it's too creamy, sobrang puti. Akala ko mo nung una fake. So, sabi nila is, tinuruan nila ako na, ibilad mo daw yung Louis Vuitton mo within 3 days sa sunlight para magpantay-pantay yung patina. Magpantay-pantay yung processing ng patina. Then, mahilig ako mag-lotion. Ito, for sure, mangingitim sa akin. Ito na madali. And then, through the years, talaga nagda-dark. Kasi talagang ito, puting-puti. And lahat ng Louis Vuitton ngayon, all over the world, yeah, is, nagtatatak talaga sila ng nagpa-personalize. And it's free. It's free all over the world. Kaya lang dun sa Champs-Élysées ay dinala kami sa third floor. Dun pinatatakan, open. Kaya na-picture namin. But then, nakakatuwa sa amin sa West Edmonton Mall, nasa labas na rin ang tataka nila. Kaya nakakatuwa. And, ano nga ba? Nung ibibilad mo ng 3 days, so binilad ko to, pero syempre, takot na takot ako, kung manakaw sa labas. Diba? Although, sa totoong buhay, mga friends, hindi naman ako nagyayabang ko, konti naman ang Louis Vuitton ko. Ako lang naman is talagang mahilig sa bag. And this one, itong mga ganito, itong mga monogram na ganito, itong mga monogram, yan, mga monogram na yan, yan ay mumurahin ng Louis Vuitton. You can afford that pag ipunan nyo lang. Eh, ito nga, mas mahal pa to eh. But then, hindi ito mapapersonalize. But because this one is not really a leather, itong monogram nila, kaya hindi nila ito matatakan. Ayaw nila itong tatakan, ewan ko sa kanila. But ito, tinanong ko, kasi ang ayaw ko sa Louis Vuitton is the zipper. Although, sabi nila, maganda, brass. Totoo daw kasing brass and metal ang ginagamit daw ng mga counterfeited na LV, yung mga replica is mostly plastic. Kaya mas maganda daw ang itsura na kinukutan. Ito daw talagang brush. Kaya, tingnan mo, may mga puti-puti na doon. So, yan ang nirereklamo ko sa kanila. And to think, yung Louis Vuitton ko is really, may mga resibo talaga yan sa loob. Pag binili ko yan, although ang ibang bag ko, naiwan lahat kasi ang resibo ng Louis Vuitton nasa magandang envelope talaga eh. Kaya, yeah, nila, pero lahat ng bag ko may mga receipt yan sa loob, mostly. And, ito daw, coated ito. Kasi tinanong ko to bago ko bilhin kung paano ko ba maaano na maiwasang mag-scratch, paano ko ba lilinisin. This one daw hindi agad-agad kasi it's coated 7 times. So, napilitin na akong bilhin kasi gusto ko talaga yung kulay and then yung small. Kasi mahilig ako sa actual sa small bags kasi hindi bagay sa akin ang malalaking bag.
But then, pag namamasyal ka pala, hindi mo kailangan ganyan. Kailangan mo yung malaking bag na, ano, kaya, eto, gusto ko tong Speedy kasi nakakapag-sling bag ako, nang hawak pa rin to. Aray, naganda ba? Oh my God, ang sakit. So, yon ang aking mga revelation dun sa The Bible of Louis Vuitton. And, pag iba ng bag, pag iba din ang shape ng mga ganito, kaya huwag mo sasabing, ay, fake yan, hindi ganyan ang ano na, no. Pag iba ng shape ng bag, iba din ang kanilang bulsa, kanilang, mahalaga to sa akin eh. Ang yung ganito, paglalagyan ng mga bag. So, nung 2018, nag-start, iba na yung kulay, tima, oh, may bulsaka. So, dahil nga, Noe, bulsaka. And akalain mo na itong Noe bag, ito, epi leather, mas mahal to kaysa dyan sa monogram. So, this one, it's talagang, ang string nito is bacheta, anong habang tawag dito sa string nila? Yan, ang string nila. Cowhide leather. Yan ang string, pero alam mo naman, yung anak ko, bumili sa Harrods sa London. Muna ka, 2 beses kami sa London. Bumili ng mga ganari. Ano kong tawag din eh? Spando? Bando. Yan. Namili ng bando sa London sa Harrods for the bags. So, yan. And, yan, yung mga monogram na yan, mumurahin yan. Ang mga Louis Vuitton, yung mga high-end nila na tigli 5,000, ang kakapal ng leather, yung pagka-epi ng leather, ang kakapal. Yun yung mga mamahali. Ito, isa sa mga mamahali na leather, ang epi. Hindi siya kasing mura nito. Ito, mga mura lang, budget. Kayang-kanyang bumili ng, yung bumili ng mga Louis Vuitton na ganito. Pag-iipunan nyo lang. Kasi, number one, ako, hindi ko inaasa sa asawa ko ang kapritsyo ko. Nagtrabaho ako ng 2. So, 2 jobs ako. My job na full-time job talaga nung una is my share of living kay Arnel. So, dinivide namin. So, nagganong kami. O, ito ang tulong ko sa akin. Ako magbabayad ng car mo. Ako ang ating pagkain. So, ganon. Then, nagtrabaho ako ng isa pa para anong tawag dito? Para yun ang aking pangkapritsyo. Para nabibili ko ang gusto. Gusto kong maggala. Gusto kong bumili ng bag. Kaya wala kang masasabi dahil yan ay pera ko. Pero, generous naman yung asawa ko. Hindi naman, napakabait naman ang asawa ko. So, niririgaluhan naman niya ako. Pero, hindi parate. Kung may special occasion yan. And, yun. So, sorry Lord, kasi sabi ko nga, napanood ko yan sa The Bible of Louis Vuitton, na meron pala silang ganun kung paano madidetect. Sana nakatulong dun sa mga gustong bumili, kahit second hand.